Good morning! Good morning po sa inyong lahat mga kababayan! Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay tututukan natin ang nangyaring Finals Match 2 dito pa rin sa Champions Chess Tour Skilling Open 2020 hosted by chess24.com sa bakbakan nila Super Grandmaster Wesley So ng USA versus World Chess Champion Magnus Carlsen ng Norway. Ayan at ating pasimulan ngayon sa Game Number 1. Okay, Wesley played e4, Magnus played c6. By the way, nga pala po, si World Champion Magnus Carlsen ay birthday niya dito sa championship na ito. Okay, November 30 siya ipinanganak. Sa atin, December 1 na, pero syempre advance tayo ng araw. So, nananatili pa rin birthday ni Magnus dito sa day 2 finals. Okay, so nagkarokan defense at dito nag d4. Nag d5, nag e5, advanced variation ng karukan. Nag bishop f5 at dito ay nag knight d2. Nag e6, nag knight b3. Ayan, so ilang beses ko nang nakita kay Wesley ito. Paborito niya talaga ang linya na yan para makontrol kagad ang coming c5. At dito, nag knight d7, develop lang knight f3. Nag h6 para atakihin man ang bishop, ay may tatakbuhan ng mainam sa h7. Nag bishop e2, so nag a5. Gusto kagad mamresuro at dito nag a4, in-stop kagad ni Wesley. And then dito nag bishop b4 check. So yan ang novelty bagong luto ni World Champion. Kasi dito c5 na ang ginawa noong 2011, nanalo ang puti. Ayan, so yan ang nangyari. So balik tayo dito, bishop b4 check. Nag c3, talagang pinurovoke. Then nag bishop f8, bumalik. Interesting. Grabe no, pinatira lang ng isa. Lubhang kalaliman. So dito, nag-castle, nag-knight e7, nag-h3, so protection lang sa g4, pasingaw na rin para sa future back rank. At dito, nag-bishop h7, nag-bishop d2, tuloy lang sa pag-develop, nag-queen b6, ayun ang idea marahil ng c3. Para pag nag-queen b6, hindi masyadong maka-alpas or makagalaw ang queen kasi nga kakadepensa kay knight. And then hindi rin basta-basta pwedeng umalis ang knight sa b3 kasi nga tagos ang pressure hanggang sa b2. Ayun ang idea, medyo may kalaliman yung pinurovoke na c3. Ano? At dito, nag-knight e1. So ang idea ni Wesley, marahil magbibishop d3 para i-challenge ang light squared bishop. At dito, nag-knight f5, nag-bishop d3 na nga. And then nag-bishop e7, develop, nag-queen c2. Ayan, so itong queen c2 may pasimpling idea, mag-gg4 at kapag umalis ang knight, ayun, may tagos na threat sa bishop sa h7. Ang ginawa, nag-bishop g6. Ayan, so kung mag-g4 man, ay magda-knight h4 lang si Magnus. At dito, nag-c4. Ayan, so yan po ang delicate James dyan na ginawa ni Wesley. Kasi yung c4 na yan, risky kasi nga yung pawn sa d4, kung mapapansin nyo, di ba? Binitawan. Kasi solid kung may c3 eh. So dito, mainam ay knight f3 lang daw and then castle. Okay, so equal lang ang evaluation. Pero tingnan natin, balik tayo sa ginawa ni Wesley. Nag c4, so dito kinapture, d take c4, and then nag queen take c4. Yun nga lang, sa hindi inasahan ni Wesley na lumanding sa kanya na good move. Ano kaya dito ang good move na inihataw ni Magnus na talagang nakapangbulaga ng posisyon ni Wesley? Sige po, pang puzzle ito, bigyan ko kayo ng kaunting segundo para maipost at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kaagad natin. Start! Maraming salamat. Ang ginawa ay knight takes d4. Sacrifice! Grabe ang knight takes d4 na yan. Good move! Pang puzzle. So ang ginawa dito ni Wesley ay queen takes d4. So isa-isahin muna natin bago natin balikan ang talagang nangyari. So ano ba ang mangyayari kung capture ng knight yung knight sa d4? Ang gagawin daw ay knight takes e5. Ayun, may atake sa queen, double. So saan pupunta ngayon ang queen? Pagpalagay natin queen c3 para masabing may depensa yung knight kasi nga nakabitin din yung knight sa d4 eh. Ang gagawin naman daw magkakaroon ng bishop b4. Yan ang matindi dyan. So saan pupunta ang queen? So pagpalagay natin, queen b3 para kahit papaano, nakapin, meron naman daw queen takes d4. Okay, so decisive advantage for black kasi bawi na eh. Ngayon, kapag kinapture, bishop takes g6, ang gagawin ay knight takes g6 lamang. Ngayon, pag nag-bishop takes b4, queen takes b4, queen takes b4, a takes b4, at kapag nag-knight d3, gustong bawiin ang pawn sa b4,
magkakasing lang daw, good move. Ipababalik yung pawn sa b4 pero positional decisive advantage na. Rook d4, good move. Inatake ang knight. So kung aalis ang knight, pupunta sa a2, mabibitin na naman ang pawn sa a4. At kung magdanay c2, may rook d2, makokontrol naman ang second rank. Atakado pa ang knight sa c2 and then may preparasyon para magbaterya sa d-file. Okay, so pagkaganyan ay talagang napakalinaw ng winning talaga. Okay? So, balik tayo. Yan. Kung ang gawin naman dito, hindi na kumapture doon, ito naman ang tagpasin. Bishop takes b4, ang gagawin daw ay queen takes b4, queen takes b4, a takes b4. Halos pareho lang. Okay, ng idea. Okay, so yan ang laman. Kung bakit queen ang pinang-capture dito ni Wesley. Queen takes d4 at ang ginawa dito ay queen takes b3. Ayan, so yan naman ang tinagpas kasi yan ang nabitin. So ibig sabihin, genius talaga yung sacrifice na knight takes d4. So ang ginawa, bishop takes g6, f takes g6. So yan na lang ang habol dyan ni Wesley kahit papaano, nakadamage-damage. Okay, ng pawn structure sa kingside ni Magnus. At dito, nag-queen e4, inatake ang pawn sa g6, na good move ulit, castle. Genius na naman. So dito ang ginawa, bishop takes h6. Genius din ang ginawa ni Wesley. Pero yun nga lang, pag nakita ang depensa, eh lamang pa rin talaga ang black. Nakita naman ni Magnus ang good move na depensa, rook f5. Pinakpan ang threat na queen takes g6 and then may atake pa rin sa pawn sa e5. So dito, tingnan muna natin, ano ba ang mangyayari kung tanggapin ang sacrifice? Meron kasing queen takes g6 check, king h8, queen takes h6 check, king g8, and then mayroong rook c1. So ito na naman, may pagka malalim na positional sacrifice. Pag rook c1, ang idea, mag-rook c3, may tempo pa sa queen. And then, mag-rook leaf papunta sa g3, maa-atake ang king, and then may mating attack. Okay? So dito, gagawin daw bishop b4 para mapigilan ng rook c3, pero ang gagawin daw dito ay knight c2. Parang wala lang, oh, parang tulog. Ang idea ng knight c2, magda-knight d4. Grabe, ganyang kabigat. So dito, ipinagpalagay ko na lang bishop c5 para walang knight d4. At ang gagawin dito, queen g6 check, king h8, and then rook cd1. Ayan, so atakihin ang knight sa d7. So hindi pa rin pwedeng kumapture basta-basta dyan. Kasi nga, queen h5, may mga ganong idea. Then lilipad ang knight sa e5. Paki-imagine nyo po ha. And then ang idea, mag-rook d3 din. Atakihin ang queen sa b3. And then mamaya, check na sabay rook g3, may mating net ulit. Okay, so yan po ang mga ideas niyan. Medyo may pagka-positional sacrifice. Pag tinanggap ang sacrifice sa bishop sa h6. Pero dito ang ginawa ni Magnus, rook f5, good move. At dito umatras ang bishop kasi nga talagang kakapture na yan. Nag-bishop e3, then nag-queen d5. Ayan, so yun nga lang. Nag-queen d5 dito si Magnus. Bumalik uli sa pagka-equal. Okay, so dito para manatiling lamang, queen b4 daw ang tira. Kahit ibitin muna yung pawn sa e5, huwag munang capturein. Queen b4 lang. So ang binigay, queen takes b4 and then a takes b4. Okay, may another target na naman ang black. Ayan, may mga ganyan, knight c5. Pag nag f4, knight c5 lang daw. Okay, so dito ay nananatiling slightly better for black. Okay, pero balik tayo. So mas mainam talaga yung queen b4, pero ang ginawa dito ay queen d5. Nag queen takes d5. Yun nga lang, kumapture si Wesley. So dito para equal, queen c2 lang daw. So ang ibinigay na continuation, knight takes e5, rook d1, and then pag queen c4, b3 lang, hayaan ang black na makakapture sa queen, then knight takes c2, ang ibinigay na evaluation ay equal. Bagamat lamang ng isang pawn dito ang black, kasi nga, 6 pawns ang black, 5 pawns na lang sa puti, pero double pawn pa rin. In effect, parang isang pawn lang yan. Okay, so equal lang. Pero ang ginawa dito ni Wesley, balik tayo, nag queen takes d5, nag e takes d5, and then dito nag F4 para depensahan ng pawn sa E5. G5, another good move para talagang basagin, kunin ang sentro at alisin ang ugat. Yan ang idea ng G5. At dito, nag E6 to mempo si Wesley para may threat sa knight. And then dito nag knight C5. Then nag G4. Okay, so inataki ang tore. So hoping na kapag umalis ang tore, mag F5 para talagang solid ang E6, F5, G4. Yun nga lang, meron ditong great realization si Magnus na pang-puzzle na naman ang datingan. Bigyan ko kayo na konting segundo para maipost, pakigess nyo po. At sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kaagad natin. Start! Maraming salamat, ang ginawa ay G takes F4, good move!
ang lakas ng idea na inapply. So dito, pag G takes F4 pa lang, wala na pagkakataon ng puti na maka F5 para masimento ang E6 para maging solid. Okay, so dito, tinanggap na lang ni Wesley, nag G takes F5, then nag F takes E3. Nagpa-quality down si Magnus, pero ang great realization dito ni Magnus ay yan o, pag D4, D3, magkakaroon pala ng connected central pawns. Magmamarcha. Ganyan pala kabigat yan. So ang ginawa dito ni Wesley, nag Rook F4 para mapigilan ng D4, at ang ginawa, nag Bishop F6 para suportahan maka D4 talaga. Then nag Knight C2, so may threat. Nag E2, pinush muna. Then nag Rook F2. So bad move din daw yan. Sabagay, wala na rin talaga eh. Dito ang ibinigay ng computer engine ay Rook G4 kahit papaano, pero may Knight B3 na rin eh. Atake sa Rook sa A1. So dito ang ginawa, Rook A3, Knight D4 para umalis ang pagkakadepensa ng Knight sa coming E1 promotion. So dito babalik talaga Knight E1, then Knight X5. Pinagpipitas na. So decisive advantage pa rin for Black. So dito nag Rook F2. Yun nga lang, natumbukan na naman ni Magnus ang malakas na tira, D4. So hindi na pinansin yung pawn sa E2. So ang ginawa, no choice na si Wesley kasi magdi-D3 na eh. Talagang buong-buo na yan. So Rook takes E2, tinanggap na niya yung coming D3. Rook D2, D takes C2, nag Rook takes C2, nag Rook D8, inagaw ang strong D-file. At dito nag Rook E1, kahit pa paano, pinakapang suporta. And then nag Knight takes A4, pinagpipitas lang. So hindi na nasindak si Magnus sa E7 ni Wesley kasi mag Rook E8, King F7, babagsak na naman ang pawn sa E7. So dito nag Rook A1 para kahit pa paano, may bawi-bawi sa A5. Then nag Knight takes B2, Rook takes A5, nawalis sa mga pawn si Wesley. So nag Knight D3, King H2, Knight B4, nag Rook C1, nag Knight D5, Rook A7, tiniretang pawn sa B7, nag Rook B8, dinipensahan muna, nag King G3, Knight E7, eto na naman ang kuntirya, yung F5, nag King G4, dinipensahan, nag B5, ayan, ginamit na naman ang pass pawn, nag Rook D1, B4, ayan na, Rook A, D7, para ma-simplify ang tore, nag B3 pa rin, Rook D8 check, Rook takes D8, Rook takes D8 check, nag King H7, nag Rook B8, kailangan awatin, yun nga lang naihatid na sa B2, napakalakas ng Bishop. At dito nag King F4, Knight D5 check, at dito ay nag-resign na si Wesley. Bakit? Kasi kung ipagpapatuloy pa niya, so bawal sa E4 ha, kasi laging may Knight C3 check, then promote, may ganong timing. So dito, pagpalagay natin, King F3 lang, then may C5 naman. Sunod-sunod, C4, C3, bawal tumungtong ng E2 square kasi nga palaging may Knight C3, then B1 tapos. Ayan ang buwan naman ng game sa finals day 2. Grabe, naunahan ni Magnus. So, tingnan naman natin ang kaganapang nangyari sa game number 2. Maraming salamat po. Sana natuto kayo sa game na inanalyze natin. At kung kayo ay natuto, please like the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click yung notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.